pinakamahina niya. Yun o. What's up guys? It's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Nilo. Welcome to my channel. Welcome to INTV. For today's video guys, gagawa po tayo ng oxy-ring or air diffuser para po sa pan na to. Nakagawa na po tayo nito dati, pero yung gagawin natin ngayon, ibang design naman at mas mabilis lang po siyang gawin. Hindi na po kailangan ng mga pandikit, i-assemble lang po natin to. At ilalagay na po natin dyan yung link kung saan po tayo bumili ng mga materials at kung ano yung mga material na ginamit natin. Basta makikita nyo po mamaya kung paano natin yun ginawa. So yun, and before I do, simulan na po natin to. 3, 2, 1, let's go! Ngayon po guys, pasok po muna tayo dito sa aming relaxing area. So, tignan po natin yung mga isda natin dito guys. Uy, yun, nag-aabang na sila sa atin. Hi mga isda! Hello! So, pakainin po muna natin sila. Snack! Kain. Tapos yung isa naman, gusto nila yung sinking pellet gawa natin. Ito na yung pagkain nila, tapos lagay lang po natin dito sa syringe. Ayan. Tapos kuha tayo ng tubig sa pan. Ayan. Tapos ayan. Sinking pellet na. Pumiyok pa tayo. Ito na yung ginawa natin. Ngayon, pakain na po natin sa kanila. Yun, no? May kasama silang isang oranda dyan. Laki na pala ng oranda natin, guys. Sige, kain lang kayo dyan. Yan, dito sa kabila, naubos na yung pagkain nila. Bilis. Ayun, ubos na yung pagkain nila. Ang bilis na nila naubos. Ngayon po guys, nakagawa na po tayo ng air diffuser noon. Pero ngayon, yung gagawin natin, ibang design naman. Noon, gumamit po tayo ng pandikit, yung epoxy. Ngayon, wala po tayo ang pandikit na gagamitin. Meron po tayo ditong matala hose. Hose connector. Yung malaki. Dahil kasha po ito dito sa matala hose. Ilalagay ko na lang po yung link kung saan po tayo bumili nito. Tapos, meron po tayo ditong, alam nyo po ba kung ano to? Patungan ng kaldero. Ayan, hindi na po namin ito nagagamit. Kaya, gagawin na po natin itong pampabigat sa air diffuser natin para hindi po siya lumutang. Hopefully, sana hindi nga. So, ayan. Ginawa ko dito, tinupi ko lang to. Naka-straight po kasi ito. So, ito na po yung mga materials na gagamitin po natin. Ngayon, i-assemble na po natin to guys. So, kunin po natin to matala. Tapos, kumuha tayo ng kutsilyo or gunting. Mag-ingat po tayo sa paggamit nito guys. Yan. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki yung air diffuser na gagawin nyo. Ayan. So, kumbaga, kung malaki, ganito, okay rin naman. Pero sa atin, meron po tayo ditong sukat to. Gagawin po natin dito ay ganito lang ang kalaki. Kunin ko na po muna yung sukat guys. Yan. Tapos, cut na po natin. Okay. Ayan, sabihin na po muna natin yung isa. Tapos, ito. Ganito lang. Kunin po natin yung connector. Tapos, ilagay po natin dito. Yun. Ayan. Ganun na po siya kadali guys. So, pwede niyo pong lagyan dito ng pantali or yung zip tie para secure po talaga siya. Yan. So, question na lang po dito guys kung hindi ba siya lulutang.
yun. Pero parang ganito na rin yung nakikita ko doon sa pet shop na mga air diffuser. Ayan. So ngayon, subukan na po natin to. Ngayon po guys, i-install na po natin to. Dito po natin to ilalagay sa pan na to. Ngayon, subukan po natin to dito sa pan natin na to, para makita nyo po yung kanyang bubbles. So ito po yung aerator na gamit po natin dito, Hylia ECDC. So dalawa po yung nabili natin gawa nga po nung bagyong Odet, para lang makasurvive yung mga isda natin. So ngayon guys, naka-charge na naman po ito, puno na po yung battery nito, kaya pwede na po natin itong subukan. So kung ito lang po yung gagamitin nyo, wala pong ibang connection na sa ibang tank, pwede naman. Gito kalaki yung hose na gagamitin po natin, para saktong-sakto po dito sa dulo nito. Ayan. Ngayon po guys, yung setup po natin dun sa aerator natin ay marami po siyang sinusuplayan, yung isa po nito. Yun yung po nagsusupply ng lahat ng tank natin dito. Ang gagawin po natin, meron po tayo ditong ganito connector din. Ito, sa malaking hose, pupunta yung sa maliit na hose. Yung regular na hose na ginagamit po natin, kasha po siya. Ayan. Kaya para magkasha po siya dito, kailangan po natin ng hose para madugtong po natin to. Putulan ko na lang po ng konti ito para may magamit po tayo. Hindi po kasi tayo nakabili. Nakalimutan ko guys, isa lang pala yung ganito natin. Pero nakahanap lang po tayo dito ng medyo malaking hose. Yan. Ito na lang po yung gagamitin natin, para makita nyo lang po yung bubbles nya. Ngayon, the moment of truth, sana hindi lumutan. Okay, nice, hindi po siya lumutan guys. So ngayon, ititest na po natin to. Ito po yung connection nya. Paandarin na po natin tong ECDC natin. Oops, ayun po guys, gumagana naman po siya. Kaso may problema po tayo dito. Ayan, mas maraming hangin po yung lumulusot dito. Kailangan po natin itong lagyan ng zip tie. Ayan. So dito okay naman, equally distributed naman yung bubbles. Ito na po yung cable tie natin guys. Naubusan po tayo nung black. Mas maganda po sana yun. Pero ito na po yung ilalagyan natin. Tunggalin na po muna natin to. Ayan. Higpitan lang po talaga natin para sure. Okay. Okay. So, itry lang po muna natin kung hindi na ba lulusot yung hangin dito. Yan. Sana hindi na. Okay. Ayan po guys, solve na po yung problem natin. Ayan, pag wala po kasi yung pabigat natin ito, lulutang lang po yan. Kaya kailangan po natin ito. O yung iba ginagawa nila ay nilalagyan nila ng tiles. Pero sa atin, meron naman po tayo nito. Ito na lang yung gagamitin natin. Ika-cut ko lang po muna to, tapos ibabalik po natin dito. Yan po yung pinakamahina dun sa ECDC natin na Hylia. Yan. Yun. Yun yung kalahate. Yan yung full. Can imagine gano'ng kadaming
DO niyan para sa mga isda natin. You know. Soon guys, pag nakapag-ipon tayo, bili po tayo ng GoPro para makita po yung mga, may mga footage po tayo sa loob ng pan natin. Ayan, ipon-ipon po muna tayo. Pwede ka na rin gumawa ng katulad dito. Or kung wala kang time, meron namang nabibili na made na, gawa na. So, dun din po sa binilhan ko nito. Ayan, kay Sir Andres doon sa Paricoy. Shout out po sa inyo lahat dyan. Ngayon po guys, kakabit na po natin yan dito sa pan natin na to. Ngayon po guys, i-install na po natin itong ginawa nating air diffuser o itong oxy ring. Ito lang po yung gamit natin, airstone. Kaya papalitan po natin. Okay, so ayan, subukan po natin gano'n siya kalakas. So lalakasan ko po yung pressure niya guys. Ayan po guys, yan na po yung ating air diffuser. Ayan. Medyo natagalan nga lang po tayo dahil yun, hindi po natin makuhanan. Kaya naglagay po tayo dyan sa babaw ng pan. Ng pantakip. Pansamantala para makita nyo po yung air diffuser natin. So, lagay na po natin ito dito sa gitna. Grabe na po yung lumot sa pan natin guys. Ayan, yan sa gilid tsaka sa ilalim. Yan. Gusto niyo po makita yung oranda natin? Siguro kailangan na po natin yung gawa ng kanyang sariling aquarium. Malaki na talaga siya. Next video, kunin po natin yan. Yun, sana enjoy po kayo sa video na to. Sana po may natutunan po kayo dito. Pero before po tayo matapos, ito na po yung mga shoutout. So, that's the thing that we can share to you today. Thank you for watching this video and I hope you like it. And if you did, please like, share, subscribe at i-click na lang po yung notification bell dyan sa iba para ma-notify ka kung may mga bagong videos tayo na i-upload. At kung nagustuhan mo tong video na to, may mga videos na po tayo na katulad nito dyan sa channel natin na pwede nyo pong panoorin. At yun, hanggang dito na po muna yung video na to. Thank you and see you on my next video. Fish out. Bye! Thank you.